Hindi ko po sila tinitipid, mga kabakyard. Ang sa akin lang, mga kabakyard, ayaw kong manawa sila sa pagkain, mga kabakyard. Kaya tinatansya ko lang, mga kabakyard, yung kaya nilang ubusin sa loob ng 3 minuto, mga kabakyard. Pag lumagpas na doon, mga kabakyard, tinatanggal na natin yun, no, yung pagkain nila. Laki pala nito, mga kabakyard, oh. Anong laki? Okay, mga kabakyard, ganda na ng buntot niya kagad, oh. Yan, mga kabakyard, naging tukong na yung aking puti. So ito pala, mga kabakyard, no, lalagyan muna natin siya ngayon ng half cord, mga kabakyard, yung ating Tasmanian block. Galing po ito kay Paring Wilson, mga kabakyard. Yan, binigay niya lang po ito sa atin, mga kabakyard, para masubukan natin din yung kanyang linyada. Yan, napakabait ng kaibigan ko na yun, mga kabakyard. Binigyan na tayo ng kanyang Tasmanian block na nakakross sa kanyang sweater. So, susubukan natin, mga kabakyard, yung kanyang linyada. Ayan, so nilalagyan lang natin, mga kabakyard, na half cord. Para pag ito'y pwede nang itali, mga kabakyard, kasi pag maganda na katawan nito sa loob ng 4 buwan, itatali na natin ito. Yan, ang ganda nito, mga kabakyard, oh. Ayan. Ganda, lusog. Mga lusog. So, ayan, maluwag naman. Hindi naman sasabit siguro yan. Ayan. Pagagala, ayan. Parang nasanay na magdala ng tali, mga kabakyard, oh. Ayan. So ngayon, mga kabakyard, bibigyan muna natin ng pagkain, mga kabakyard, yung aking mga pasisew. So marami dito, mga kabakyard, ang nabawas. Na-identify na natin, mga kabakyard, ng mga babae talaga sila. So bihira lang naman talaga kasi ang naghahanap sa atin ng babae. Ang lagi nilang hinahanap ay mga stag, mga kabakyard, no? So kaya napag-desisyonan ko, mga kabakyard, no, nakarang araw na ikal na yon, mga kabakyard, yung mga babae kasi nga sobrang dami na, mga kabakyard, mga babae. Meron lang akong tinira doon, mga kabakyard, mga pasisiyo na babae na ilan-ilan. Doon, mga kabakyard, sa aking 2 months old, meron 3 doon. Tapos doon naman sa ating Boston Gold, so meron 2 doon kasi nga yung gold na babae, may naghahanap sa atin yan. Mga gold na babae, no? Tapos, update ko rin kayo, mga kabakyard, doon sa ating libreng parapol natin. So, sa mga masisipag natin na mag-share at mag-like sa ating mga video, mga kabakyard, dito sa YouTube. So yun po yun, mga kabakyard, kukuha tayo doon ng mapipili, mga kabakyard, you know? At sa Facebook din po, kukuha rin po tayo doon ng mapipili na mga masipag na mag-share. Tapos i-combine natin yun, mga kabakyard, at gagawa tayo ng live videos para doon, mga kabakyard, no, sa pagbubulot natin sa maswerteng mananalo, mga kabakyard. So ngayon, uunahin muna natin, mga kabakyard, nabigyan yung aking palahe ng high action, mga kabakyard, Sito Alberto line, mga kabakyard, no, na high action na cross sa leaper hats, mga kabakyard. So sa akin, tekniko talaga, mga kabakyard, sa pagpakain, yung sinasabi ng iba nating mga backyard breeder na tinitipid ko yung aking mga alagang manok. Hindi ko po sila tinitipid, mga kabakyard. Ang sa akin lang, mga kabakyard, ayaw kong manawa sila sa pagkain, mga kabakyard. Kaya tinatansya ko lang, mga kabakyard, yung kaya nilang ubusin sa loob ng 3 minuto, mga kabakyard. Pag lumagpas na doon, mga kabakyard, tinatanggal na natin yun, no, yung pagkain nila. Kasi nga, pag dumating yung time na mananawa sila sa pagkain, mga kabakyard, pagbigay natin ng pagkain, hindi nila kakainin yun. Kaya iniiwasan ko yun, mga kabakyard, no? Mas maigi na yung midibitin sila ng konti, mga kabakyard, dahil talagang simot yung pagkain. Kaysa naman, bibigyan natin sila ng sobra kadami-daming pagkain. Ganun lang din naman yun, mga kabakyard, yung tubo nila, mga kabakyard, no? Nagbabase pa rin sa edad nila yan. Although, may nakikita kayo sa akin, mga kabakyard, na 3 months pa lang, pero hitsas na, kung tawagin sa amin sa Bisaya. Kumbaga, maganda na siya, maganda na ang tindig niya, mga kabakyard, pero bata pa rin yun, mga kabakyard, no? So ipapakita rin natin sa inyo mamaya yun, mga kabakyard. So dahil gutom na sila, mga kabakyard, bibigyan muna natin sila ng pagkain. Ayan. So puro tandang lang, mga kabakyard, ang iniwan ko dito na high action leopard hats natin, mga kabakyard. Hindi muna ako
nagtitira ng babae, kundi puro ano to mga pagkabakyad, lalaki. So ang tinatakal ko lang sila kanila mga kabakyad, isa't kalahati. Ayan. Dahil tatlo lang to sila mga kabakyad, yung iniwan natin. Ayan. So purong lalaki na yan mga kabakyad yung ating iniwan, no? Yung mga babae dyan, tinanggal na natin. Ayan. Kasi bira lang naman yung babae yung naghahanap sa atin ng babae. Ayan. Yan yung ating high action leper hats. Tatlong kandang mga kabakyad. Mayroong street comb, mayroong peacomb. Tapos yung mga paa nila ay yellow legs mga kabakyad. Ayan. Wala man lang nagmanang blue legs doon sa inahin. Ayan. Kasi nga ang ginamit din natin na tandang dyan, yellow legs. So ito mga kabakyad doon, sumuot na yung ulo nitong isa na to. Gutom na rin yan. O, bibigyan din natin yan ng pagkain mga kabakyad. Yan, yung isa na yan mga kabakyad. Yan. Apat yan sila mga kabakyard. Pagdating naman ng 1 month, pagdating ng 1 month mga kabakyard, kung sila ay maaninag na kung alin yung tandang, so siyempre mga kabakyard, babawasin na rin natin mga kabakyard yung mga babae doon. Yan. So dito sa apat mga kabakyard na aking machine kill zone na nakakross sa Isgold mga kabakyard, isang takat. Uulitin ko mga backyard, kaya kinokontrol ko yung pagkain nila mga backyard. Hindi naman sa tinitipid, no, kinokontrol ko lang kasi ayaw ko na manawa sila sa pagkain mga backyard, na pagdating ng araw, yung binibigay natin ng pagkain, aamoy-amoyin na lang nila mga backyard at hindi na nila kakainin. Yan, kagaya niyan mga backyard, oh. So ito, sigurado na ko mga kabakyard, tandang ito. Yan. Bago i-resigurong isa, tandang rin yan. So mayroon ding kakulay nung ama mga kabakyard. Yan. Na, kaso nga lang mga kabakyard, napapansin ko lang. Pag yung sisew, kakulay nung ama, malimit babae. Yan. Basta kakulay ng ama mga kabakyard, malimit babae. Pero pag yun namang sisew, kakulay nung nanay, sigurado tandang. Ayan. Yan ito, street comb din to mga kabakyard, oh. Mukhang maganda-ganda ito, yan. Street comb. Isa lang wari babae dito mga kabakyard. Ito lang siguro puti. Yan. Pag yan ay nag-isang buwan na mga kabakyard, kasi ano pala ito sila, weeks old pa lang yan. Pag nag-isang buwan na yan, so saka natin, saka tayo mag-ano mga kabakyard. Magkakal. Pipiliin natin yung tandang lang dyan mga kabakyard. Ako, bibigyan din natin mga kabakyard ng pagkain yung aking yung bulhi natin dito na gold. Saka yung ating high action leper hats doon. At saka yung babae na ipapaprirapol natin mga kabakyard. Kain pala natin doon mga kabakyard sa ating babae na ipaparapol. Kasi yung mga kabakyard ay going 4 months old bukas. June 14. Yan mga kabakyard, yung kapatid nung ating isang tandang na nakita niya mga kabakyard, na binigyan natin ng vitamin B complex, no? Ayan, tatlong buwan naigit. Ito siya mga kabakyard, oh. Ayan. So ito yan mga kabakyard, no? Yung ating baby pullet na ipapaprirapol natin mga kabakyard. Inalagaan ko talaga ng todo yan mga kabakyard. Napakaganda niyan. Sakto sa height. Ang katawan ay hugis puso. Ayan mga kabakyard. So ito nga pala mga kabakyard yung aking pakain sa aking ano mga kabakyard, no? 3 months old. Ito 1 month old ko mga kabakyard. Ito na rin binibigay ko kasi malalaki na rin sila mga kabakyard, eh. Kumbaga malaki na talaga sila mga kabakyard, kaya ito ang aking binibigay. Tapos inaalis ko na sila dun sa scramble mga kabakyard, no? Dahil dati scramble yung ating binigay sa kanila, isang buwan sila hanggang 2 months. Ngayon mga kabakyard, 2 months sila. Iri na yung binibigay ko mga kabakyard, oh. Kasi kaya-kaya naman. Mamaya makikita nyo mga kabakyard kung gaano sila kalakas kumain, no? Yan. Tapos sa aking mga 4 months old mga kabakyard, ito na rin. Yan. Stag developer 4 plus, no? Yan. So mula noon, yan talaga gamit ko mga kabakyard. Sa mga malalaking manok naman mga kabakyard, nagtatanong kung anong pakain ko,
Inerton lang mga kabakyard yung aking pinapakain. Nakikita nyo naman yan palagi mga kabakyard doon sa aking mga vlog, no? So minsan ako'y nagpapalit ng patuka. Depende yun mga kabakyard sa alaga ko. Kasi ako mga kabakyard, minsan pag medyo dry na yung manok ko, so inerton ako. May halong mais. So inerton kasi yung mga kabakyard, balansyado na, no? Meron siyang mais, merong tawag nito, mga lahok na. Yan, mix na siya. Ngayon naman, kung medyo parang matubig yung aking alagang manok, medyo wet siya tingnan, bumabalik ako mga kabakyard sa feeds, sa purong feeds. Kasi yung feeds kasi mga kabakyard, mas madali talaga makapagpadry yun sa manok. Yan. Bibigyan natin ito mga kabakyard dito sa ating hayaksyon. Yan. So ngayon naman mga kabakyard, bibigyan natin yung ating mga stags. Yan. Yan mga kabakyard. Ito mga kabakyard, yung stag natin mga kabakyard. Yung nakikita nyo na 3 months old. Bukas pa lang ito mga kabakyard mag 4 months old. Kasi nga ito mga kabakyard ay February 14 born. Yan. So, bandi din ko ito mga kabakyard ng national mga kabakyard. Yan. Alas, kumain mga kabakyard. Oop. Napakan. Wala na. So, kainin niya rin yan mga kabakyard. Mas maganda rin yung minsan na nakalapat sa lupa. Para magkakagkag siya mga kabakyard. Ito mga kabakyard yung kapatid nung ating kabigan daliri. Yan. Malaki na rin ito mga kabakyard. Yan, bigyan mo yan. Bago rin naman mga kabakyard yung aking bird pack. Bibigyan din natin ang pagkain mga kabakyard. Yan mga kabakyard, naging tukong na yung aking puti. Wala nang buntot. So ito mga kabakyard, yung aking going tree. Takaw mga kabakyard. Yan, dalawa. Tatlo. Apat. So ito yun mga kabakyard yung ating 2 months mahigit. Ang lakas na kumain. Lakas na kumain mga kabakyard. Yan. So ito mga kabakyard, laki oh. Ang laki. Ang laki pala nito mga kabakyard oh.
Ang laki. Okay mga bagay, ang ganda na ng buntot niya kagad oh. Yan. Bawiri isa. Laki din. Bandi din ito mga kapakay ng ano, national. Dito isa Pero yung ating ano mga kabakyard, yung lemon. Si Tito Alberto din to mga kabakyard, no? So, inano muna natin siya. Kasi sa sunod na breeding natin, isasalang ito mga kabakyard. Yan. Tapos yun rin naman mga kabakyard, yung ating ano, machine kilso mga kabakyard, oh. Yan. Tapos yun mga kabakyard, yung ating sa apat niyan mga kabakyard, yung babae, kinal ko na. So isang taka lang bibigay ko rito mga kabakyard. Yan. Isang taka lang yan, sa kanilang tatlo. Tandang yung isa na yan mga kabakyard. So doon pala mga kabakyard no, sa nagtatanong sa atin mga kabakyard kung paano magpataba ng ating alagang manok mga kabakyard. So tatlo lang yung paraan ko mga kabakyard na alam. So iwan ko na sa iba kung marami pa silang alam mga kabakyard no. So isi-share ko sa inyo. Una-una mga kabakyard, dapat nagpupurga tayo ng ating mga alagang manok mga kabakyard. Ayan. Tapos, hindi lang basta purga mga kabakyard kasi nga, ang ginagawa natin, buwan-buwan talaga nagpupurga tayo para naman yung mga nakukuha nilang vitamins at saka nutrients doon sa pagkain, diretso sa kanilang katawan at walang kaagaw mga kabakyard, no? Kasi kung maraming bulati yung ating alagang manok, so baka yung bulati pa ang mataba mga kabakyard, tapos yung manok natin payat. So yun yung isa mga kabakyard, no? Pangalawa mga kabakyard, nagpapaligo ako ng aking mga alagang manok. So makikita niyo yung aking mga stag mga kabakyard na maganda na yung katawan nila, maganda na yung balahibo. So dahil po yun mga kabakyard sa pagpapaligo natin, no? So hindi lang basta paligo mga kabakyard din, ang ginagawa natin ay pag tayo nagpupurga mga kabakyard, sinasabay na rin natin yung pagpapaligo, no? Halimbawa, purga tayo ngayong umaga, kinabukasan, pinapaliguan natin yun yung ating alagang manok mga kabakyard. Tapos siyempre nilalagay natin ng shampoo yun mga kabakyard na pangligo talaga sa ating mga alagang manok para nga mga kabakyard yung kuto yung mga lisa matatanggal doon sa ating alagang manok mga kabakyard, no? Kasi isa din yun sa nagbibigay sa kanila ng stress kaya sila ay hindi tumataba mga kabakyard. Ayan. Tapos patatlo mga kabakyard, ang ginagawa ko lang ay nagbibigay ako siyempre ng vitamins. So kahit anong vitamins yung ibibigay nyo mga kabakyard, mapa water soluble man yan, mapa injectable man yan, so maganda po yan para sa ating alagang manok, basta at vitamins para sa manok mga kabakyard. So pag water soluble naman mga kabakyard, ang ginagawa ko ay kahit dalawang beses lang mga kabakyard sa isang kinsinas. Yan. Pwede kaya kung nagtitipid ka pa noon, dalawang beses isang buwan, pwede na rin yun mga kabakyard. Tapos sa injectable naman mga kabakyard, sa akin isang beses lang isang buwan, maintenance yun mga kabakyard. Kasi bukod naman ang maintenance, bukod din yun sa conditioning. Sa conditioning siguro, sa 21 days conditioning, baka tatlong beses ako nagbibigay ng injectable vitamins, sigurado yun. Ayan. Pero pag maintenance lang mga kabakyard, isang beses lang sa isang buwan, ayos na yun mga kabakyard. Yan, ito yung mga alaga ko mga kabakyard, no? Tapos na silang kumain. Yan, bibigyan na lang natin ng tubig. Yan, matangkad din to mga kabakyard, oh. Yan. Matangkad din to mga kabakyard, yan.
Ito naman mga kabakyard ay maglilimang buwan na yan sa 23. John 23, 5 months na yan mga kabakyard. Bali 4 months pa lang yan. Ayan. Antangka din yan mga kabakyard ng kapatid yan. Sayang lang, kabigan daliri. Ayan. So, yun lang mga kabakyard yung may bibigay natin na tip ngayon sa inyo mga kabakyard, no? Hindi naman kasi tayo pares-pares ng diskarte mga kabakyard, no, sa pag-aalaga ng ating alagang manok. Yan, yung diskarte ko mga kabakyard ay simple lang mga kabakyard. So, siguro ang makaka-relate lang sa aking ginagawa ay yung mga kapwa natin mga kabakyard breeder lang. So, hinihingi ko pa rin mga kabakyard, no, yung supportan niyo sa aking channel. Yan mga kabakyard, pag nagustuhan yung video natin ay huwag kalimutang i-share. At siyempre mga kabakyard, like na rin. Saka, ang pinaka-importante mga kabakyard, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa aking channel mga kabakyard, no? Sa YouTube channel natin ay GB Backyard. Sa Facebook page naman ay GB Backyard Vlog. So, doon tayo mga kabakyard kukuha ng maswerteng mabibigyan natin ng ating baby pullet, no? So, pipili tayo doon sa aking Facebook page ng mga shearer at saka follower bago sa akin namang YouTube channel, pipili rin po tayo mga kabakyard. Tapos by live mga kabakyard, bubunutin natin kung sino yung maswerteng manalo mga kabakyard, no? So yun lang po, maraming salamat po.